What's up mga kaligali? Dito tayo ngayon sa huling yugto ng ating nilalakad ng ating pagpaparehistro ng Bat Mobile. Ito na lahat yung dokumento. Tapos yung plaka, tinanggal na natin. Ito na yung plaka na galing sa Germany na temporary plate. Papalitan to rito ngayon ng police plate. Tara na at sumama, tara na at magala. Kasama ang maligali kahit san man magpunta, kahit san ililibot, kayo ay iikot kahit sa ang sulok. Basta makalimot, mga kaligali, kasama kayo dito. Kulitan at asaran, tawanan at mga biro. Tara at sumama, tara at magala. Kasama ang ating maligali, sumama ka dito. Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar, ipapakita sa video. Mga kaligalig, tara sumama ka. What's up mga kaligalig, welcome back. Pinarirehistro natin si Bat Mobile dito sa Poland. So ang napakasalimuot ng dinadaanan ko ngayon para lang ito mairehistro ng police. Dahil siya ay imported car from Germany, kailangan kong gawin ito. Una, pina-inspection ko siya sa car vehicle inspection. Fine, pumasa naman. Take 1, pasado lahat sa technical inspection. Ito yung dokumento, police na tong papel na to na dokumento na pumasa yan sa technical inspection. Ngayon, yung lahat ng papeles na dala ko galing ng Germany, na dokumento nito ni Bat Mobile na Germany, maghahanap ako ngayon ng opisina na kailangan ipa-translate ko siya ng police, para mabigyan na tayo ng rehistro. So ngayon maghahanap ako ng opisina, uuwi muna tayo dito sa bahay, kakain dahil tanghalian. So, mamaya lalakad tayo ulit, hahanapan natin ng ano, magta-translate na ibang dokumento nitong Germany sa police. So update ko kayo mga kaligalig, at iisa-isahin ko sa inyo kung nandito man kayo sa Europa at magdadala kayo ng sasakyan na imported na katulad nito na dala ko to, import from Germany. Masyadong maraming pagdadaan ng proseso, iisa-isahin ko pagka natapos po, natapos ito. So yo, welcome back again mga kaligalig. Nakapag pa-translate na tayo ng mga dokumento nito ni Bat Mobile, pero babalikan ko pa siya bukas ng 9 o'clock. At dito sa Poland, nagbayad ako ng 300 zloty para doon sa translation ng dokumento nito. Tapos yung kanina nga pala sa inspection, sa car vehicle inspection, nagbayad din ako ng 300 zloty. And now, nakakuha tayo ng insurance for 1 year. So ito po, no, nakakuha tayo ng insurance with police, kasi hindi na po nila tinanggap yung ating insurance na galing sa Germany. So hindi na po valid yon, dahil Poland nga po ito. So kumuha tayo ng panibagong car insurance para dito na valid ng 1 year. Ayan, nagkakahalaga siya ng 2,085 zloty. So ayan, no, kung makikita nyo po, no, 2,000, ayan makikita nyo. Tapos ito yung insurance number ko, yung policy. So ayan na po lahat, ito yung stamp, yung mga dokumento nito. And sa banko ko siya babayaran. Nabigyan din ako ng option, ito yung binigay sa banko. Twice ko siyang pwedeng bayaran, nabigyan nila ako ng ganung option. So ang babayaran ko muna ay 1,043 and sa per 6 months, and then another bago siya maubos, another 6 months na naman, ito naman siya sa susunod. So, ito, yun yung kalahati niya. So yun, yun ang naging ano rito. At least unti-unti nagkakalinaw si Bat Mobile ay naasikaso natin ng dokumento para legit na magamit natin dito sa Poland. So muli, bago matapos itong video ko, pagka nakuha ko na yung bagong plaka at na-register na siya nga dito sa Poland, ilalagay ko or babanggitin ko step by step kung ano yung mga procedure na ginawa ko, no. Medyo masalimuot, kaya lang kailangan natin gawin at tiyagain kaysa naman masayang nagdala tayo ng sasakyan dito na hindi naman natin mapapakinabangan ng maayos. So gawin natin ng tama para naman si Bat Mobile magamit natin din naman. What's up, welcome back kayo mga kaligalig, ano? Pina-finalize na namin ngayon yung babayaran nating excise tax para kay Bat Mobile. So ito, buti meron tayong mga kaibigan na magigiting na sinasamahan tayo ngayon. Dinatnan ko na rito to sa Poland. Ito yung
Pangalawa, sa huling gagawin namin bago marehistro yung German car na dinala natin sa Poland. So, bago matapos po yung vlog na to, iisa-isahin ko po yung mga dokumento in detalye para kung sino man na mga kababayan din natin na nagbabalak magdala ng imported sasakyan dito sa Poland, alam nyo kung ano gagawin. So abangan nyo po sa susunod. So yo, welcome back again mga kaligalig. Hanggang ngayon hindi pa natin natatapos yung pagpaparehistro nga dito kay Batmobile. So ngayon, finally, dahil ito yung pangalawang attempt namin dito sa tax office. Actually, dun sa registration, kaso, ang unang alam namin, ibibigay lang yung tawag dito, proof of payment. So nag-print out ako ng history ng banko, hindi tinanggap. Ang kailangan nila yung ganito pala, ganito. So nakuha na natin ngayon after ilang araw? 3 days, ano? So ito ang kasama ko. Buti na lang nandi dito to kasi alam niya yung procedure at kahit pa paano nakapag-police siya ng konti. Nasamahan tayo. Kaya ito, step by step, nakuha natin. Tapos ito, papalitan na to doon. Tapos by Monday, sana makuha na natin yung plaka para magamit natin si Batmobile ng maayos. So abangan nyo. At one by one, sasabihin namin sa inyo o isasama ko sa description o sa vlog na to bago matapos kung ano yung mga ginawa namin. Kaya kung may mga Pilipino na nagbabalak nga magdala ng sasakyan galing sa ibang countries, ito po yung procedure na gagawin nyo kung pupunta kayo dito sa Poland. Kamu akin mga kaligalig. Good morning. Ganito procedure dito, no? Kahit Germany o Poland, kinakailangan ka dito sa machine. Magbabayad ng parking. Isasakyan natin, nando dun. Pang-apat na attempt dito sa registration. So ito yung procedure. Ano kami? Hanggang alas 8. So yun. Okay. PIN. Oh yun. Ito na lang, matyagang sumama sa atin to. Dahil sa'yo nakakaalam ng procedure, tsaka magaling mag-police to eh. Kaya siguro kami tumagal sa galing nito mag-police. Tumagal dito. Tumagal pa, balik-balik. Magtutuwiks na kami, mga kaligalig. Umbayad ka na. Umbayad na tayo. Tatap lang, di ba? Wait. Wait para. Wait tayo. Wait. Pwede na. Ba ito lang? Hanggang tumunog. Ayun. Ayan, umbayad na tayo. 15. Ayan o. 15 is loti. Tapos yung resibo. Hanggang alas 11. 15.7. Bakit wala resibo? Ang tagal ah. Come on. Please wait. Puro please wait ha. Ayun na. 2 hours and ano. So ayun, yung ticket. Sinuka na. Ayun na yung ticket. So ito, si Batmobile. Di lalagay yung ano, ticket dito. Harapan. Sana, magkaplaka ka na ngayon. Mariyos. Kailangan visible dun sa mag-check. Ayan po, no? O, ngayon. Bibili muna kami ng aming tinapay at kape. Ayan, si Batmobile. Tara. Ito muna tayo sa tindahan. Welcome back again, mga kaligalig. So, ngayon, tatanggalin natin yung plaka. Pang 2 weeks na namin pinoproseso ang dokumento ni Batmobile. Pabalik-balik kami. Dahil nga, lumabas na imported car ito. Yung declaration imported car, kaya ang daming hinahanap na dokumento. So ngayon, babaklasin to, susurrender do sana. Kung araw na to, matapos na to. Tapos na yung ating kalbaryo sa pabalik-balik. Yan. Ako, sa likod naman, sa likod. Ito guys, pansinin nyo, iba yung plaka, ano rito, hindi katulad sa Pilipinas. Iba yung holder. So yun, tanggal natin yung plaka, dadali natin dyan sa office na yan. What's up mga kaligalig? Dito tayo ngayon sa huling yugto ng ating nilalakad, ng ating pagpaparehistro ni Batmobile. Ito na lahat yung dokumento.
Tapos yung plaka, tinanggal na natin. Ito na yung plaka na galing sa Germany na temporary plate. Papalitan to rito ngayon ng police plate. So ito lahat ng aking dokumento with translated. Mamaya, iisa-isahin ko sa inyo kung ano yung mga procedure na ginawa ko rito. Nito katulad nito ng aking kasama para doon sa mga nagbabalak magdala ng sasakyan papunta rito sa Poland na manggagaling sa iba't ibang countries, malaman nyo yung procedure. So, samahan nyo kami sa huling yugto ng aming nilalakad. Itong aking kaibigan. Ayan, ayan. Ayan, mga kaligalig, finally, police na. Police na. Si Batmobile, police na. So, drain up na natin yung ating German plate. Ngayon, finally, meron na po tayong police plate after 2 weeks. After 2 weeks na inasikaso namin. So ngayon, para dun sa mga Pilipino o anumang mga nationalities, kaya lang, hindi nyo mamaintindihan sinasabi ko, so for the Filipinos lang muna. No? Kung nasang mga bansa po kayo rito sa Europe at balak nyong magdala ng sasakyan papunta rito sa Poland, ito po ang step-by-step procedure na ginawa ko. No? Dahil siyempre bago, hindi rin namin alam ko, kaya tuturo ko po sa inyo. Ang unang-unang gagawin nyo, pupunta po kayo sa munisipyo, sa City Hall, yung nakakasakop ng tinitira nyo, ipare-register nyo po, i-update nyo yung address ninyo at bibigyan kayo ng papel. So, yung papel na yon dadalhin nyo rin sa ibang institution para nga ma-register din yung taxes nyo. So, pangalawa ay car inspection. So, dadalhin nyo po yung mga sasakyan nyo sa motor vehicle inspection at titignan po nila kung pasado ito sa inspection. Si Batbomil, pumasa naman. And after that, insurance. Lalakaran nyo po ng insurance. So, magkasama po yan, car inspection at saka insurance. And then, pangatlo ay tawag dito, pagbabayad kayo ng excise tax dahil nga po ang mga sasakyan dadalhin nyo ay imported car. So magbabayad kayo ng excise tax. After ng excise tax, pupunta po kayo sa translation. Lahat ng dokumentong dala ninyo kung saan kayong country nagmula na dinala nyo mga sasakyan nyo, pinasok nyo ng Poland, declared imported, kayo po ay magpapatranslate lahat ng dokumento. Lahat ng hawak ninyong dokumento ay kinakailangan ipatranslate ninyo, German man yan, French to Polish. And after that, babalik na po kayo rito sa registration building na to. Kumbaga, ito ang LTO sa atin sa Pilipinas. And then, magbabayad kayo ng 161.50 zloty para sa plaka o sa registration. And then, after 2 weeks, babalikan nyo po yung registration paper nyo. So, yun po, step by step, tinuro ko sa inyo. Ngayon, kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo rin po akong i-comment o i-message personally sa aking page, Maligalig ng Europe. So, muli, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagnood nyo po sa akin. Hanggang sa muli, mga kaligalig, paalam!